Ngayong araw mga pare ko, magpapalit po tayo ng gear oil dito po sa ating Honda Click. Actually kakapalit ko lang nito kaso nung nakaraan kasi nag-ride kami tapos naabutan po kami ng ulan. Tapos ang nangyari nung pag-uwi ko po dito sa bahay, nakita ko po itong hose na to, papunta po yan sa may airbox natin eh. Putol na po yung hose ko na yan. Yan po kasi yung dahilan kung bakit nag-iiba po yung kulay ng gear oil natin kapag nagpapalit po tayo ng gear oil. Buti na lang at na-check ko agad nung pagka-uwi namin galing long ride. Kaya ito magpapalit ulit ako ng gear oil kahit nakakapalit ko pala kasi once na mahaluan po yan ng tubig mga pare ko, yung quality ng langis is bumababa po at posible pong masira yung ating mga gearing sa loob ng gearbox natin. So una natin gawin mga pare ko, tanggalin nyo po yung isang tornilyo na yan. Tatlo po yung tornilyo na yan yung pinakababa po na tornilyo na yan. So tanggalin nyo lang po yan, dyan po yung pinaka drain nya. Tapos eto makita nyo dito mga pare ko, no, yung kulay ng gear oil ko, ayan ganyan na siya, kulay chocolate na siya. Buti nga ganyan lang inabot kasi yung iba kapag napapadami talaga yung pasok ng tubig dyan, hindi lang kulay chocolate yan parang nagkukulay coffee mate kapag nilagay sa kape, ganun po yung naging itsura, mabrown na po siya. Ito medyo papunta na rin sa brown pero naagapan pa natin at hindi natin nagamit ulit ng malayo. So dito haya lang natin i-drain dyan, naka side stand lang muna tayo dyan para yung tulo ng gear oil is dire-diretso lang. Bali dalawang tornilyo po kasi tatanggalin natin dyan, itong isa sa baba yung sinabi ko kanina, tapos yung isa rin po na to, tatanggalin nyo po yung dalawa na yan kasi isa po dyan po tayo maglalagay ng langis. So dito mga pare ko, after natin ma-drain, ayan kinabit ko na yung una nating tinanggal kanina, yung pinakababa na yan, kasi kapag hindi natin tinanggal yan tapos nilagyan natin ng gear oil, tatagas po ulit dyan. Tamang higpit lang po yung gawin natin dito kasi marami dyan nalo-lost thread talaga, may mga tropa ako, sobrang higpit nila dyan nalo-lost thread. Yung dito tamang-tama lang, yung saktong higpit lang talaga. Ito pala yung gagamitin natin na gear oil sa Petron, 120 ml po ito. Putulin nyo lang po yung pinakanguso nyan kasi nakatakip yan kapag natanggal nyo, nabutas na yan, sasalin na po natin. Pero may diskarte ako dito bago ko isalin. Gagamit tayo ng hose mga pare ko. Yan yung diskarte ko kasi iba hirap na hirap magsalin dyan Kailangan pa may katulong para maubos yung laman ng gear oil. Pero dito ganito yung diskarte ko. Maglalagay lang kayo ng hose dyan para mas madali nating ipasok itong gear oil natin. Meron pa nga ako nakapanood mga pare ko, dalawa yung binibili niya kasi isang gear oil hindi niya lahat na ilalagay Pero dito 120 ml lang talaga mga pare ko yung laman ng gear oil natin. Base po yan sa manual. Wala po tayong ibang pagbabasihan kundi po yung manual. So ubusin lang po natin yung laman niyan. Pag ubos na yung laman yan mga pare ko, tanggalin na natin yung hose na nilagay natin dyan. Tingnan nyo, pag tatanggalin ko yung hose mga pare ko, tatagas yan. Ibig sabihin, na-meet na niya yung pinaka-level, tumatagas na siya. Na-meet na niya yung pinaka-level ng gear oil natin. Kasi, meron kasi iba na panood ako mga pare ko, hindi do enough yung isang ganyang 120 ml. Kailangan doon paapawin doon. Pero dito, papatunayan natin dito sa video na to na, yung isang gear oil na to mga pare ko, 120 ml, enough na yun para umapaw doon sa may pinakabutas na sinalina natin. Sabi kasi ng iba, yun do indication na tama yung level. So dito, makita natin, isa lang po yung nilagay natin, pero umaapaw na po sa pinaka-level niya. Ayun, makita nyo, tinanggal yung tornilyo, tumatapon siya. Merong iba kasi nakikipagtalo, kailangan daw paapawin, hindi daw enough yung isang gear oil. Paano hindi maging enough hindi nila na isasalin ng mabuti yung isang bote ng gear oil kasi mahina yung diskarte nila Pero dito sa ginawa natin, enough na yon. Higpitan nyo lang din po mga pare ko ng saktong-sakto lang. Tapos kapag nahigpitan na natin, ayun, okay na yon. Tapos punas-punasan nyo lang ng konti. So ganun lang po kadali mga pare ko magpalit ng gear oil ng mga Honda Click. Actually kahit sa ibang mga Honda scooter, ganito halos lang din po yung procedure. Check nyo lang po yung manual nyo kung ilang ml po yung nilalagay sa gear oil natin. Pero dito sa Honda Click kasi is 120 ml kapag hindi siya disassembly yung pinaka gearbox. Pero kapag disassembly yan mga pare ko, ito po yung capacity ng gear oil natin na ilalagay.